from the Bitcoin scam expose last 2017 to multiple investment scam exposes this year 2019 up to the Kappa and Pastor Apolinario multi-billion peso investment scam expose, again, I am now here in front of you for the Oplan Sunog Star City expose, ang tunay na kwento, ang tunay na katotohanan sa sadyang pagkakasunog or sadyang pagsunog sa Star City. Si Star City ay under ng isang long-term leasing agreement sa owners ng CCP Complex. In short, si Star City, hindi niya mag-may-ari yung lupa, umuupa lang siya kay CCP Complex. Ngayon, si CCP Complex naman, yung owners nito, ay may pagkakautang sa local government ng Pasay na hinuhulugan nila for how many years already. And because of interest, patong-patong, hindi nababayar yung principal, annual, lumalaki yung interest. Nangyari, lumobol yung utang hanggang sa nabao na sa utang si CCP Complex kay Pasay City Government. Nangyari ngayon, yung binabayad ng mga tenants na upa monthly, rental fee nila, including si Star City, yung binabayad yung CCP Complex, nangyari, lahat yun, yung proceeds yun, napupunta lang pang interest, pambayad ng interest sa utang ni CCP kay Pasay City Government. Ngayon, ang owners ng CCP Complex ngayon, for how many years already, nagbe-break even lang minsan lugi pa at wala nang kinikita yung buong property. So, ang tendency ngayon, isip nila, para ma-liquidate na at matapos na itong sakit ng ulo for how many years, para matapos na, kailangan hanapan ng buyer para ma-dispose na at mapera na yung buong property. Last year, nagkaroon ng certain interested buyer, isang grupo ng mga Chekwa na may partners ng mga Pinoy na mayroong Philippine Corporation na pwedeng i-buy out yung buong CCP Complex mula sa original owners nito. Ang mangyayari, pagka-buy out nila, yung buong utang ni CCP kay Pasay City Government ay babayaran ng buo. Yung difference ang ibubulsa ni owners, ni original owners, para matapos na ang problema, matapos na ang usapan. Nagkasundo to a certain amount last year, which is 28 billion pesos for the entire CCP Complex complete or full buyout. The problem now is merong isang tinik sa deal na ito, sa property, sa isang multi-billion or 28 billion peso property acquisition deal na ito. May isang tinik, may isang hadlang. Yun ay si Star City. Ayaw pumayag ni Star City at pinapanindigan niya na meron siyang long-term leasing agreement na hindi siya aalis doon. Ang problema ngayon, si Chekwa ayaw pumayag. Yung grupo ng mga Chekwa with partners sa Pilipino na may Philippine Corporation, ayaw nila pumayag. Gusto nila, close deal tayo sa 28 billion. In what condition? Paalisin niyo dyan yung Star City. Si Star City nagmamatigas, ayaw, meron siyang kontrata. So ngayon, nagkaroon ng final resort. Anong final resort? Siyempre, gumawa na sila isang bagay para mapaalis na to ng Todoway. Kasi itong local government ng Pasay ay makikinabang din dito sa 28 billion peso acquisition deal na to. Based on my reliable intel, ang pinag-uusapan na porsyento is between 3 to 4% of the gross acquisition amount ng buong CCP Complex. And we're talking about a billion pesos na padulas pampabilis ng transaction para magkabentahan lang mabilisan na wala maging problema, about a billion pesos para sa mga local government officials diretso sa bulsa nila. Kaya itong local government na to ay gustong-gusto rin talaga nila na mapaalis na ang Star City. To cut the long story short, punta na tayo sa climax na pagkasunduan ng grupo ng mga Chekwa, ng owners ng CCP, local government na final resort. Tak! Sindihan. At ako yan, ang Star City. Kaya pala, based on my reliable source, nagkaroon ng communication blackout ang mga bombero for the first hour. Hindi ba kayo tataka kung bakit dami-daming bombero sa Metro Manila, especially dun sa area na yun? Pero bakit lumaki agad yung sunog ng ganun kalaki na kung meron lang naman faulty wiring or etc., mapapatay naman agad na lang yun kung gusto nilang, tama? Pero bakit lumaki agad bago nagdating yung mga bombero? Pinatay pala kasama sa plano, kasama sa master plan, napatayin lahat ng communication signals and equipments ng lahat ng mga bombero for the first hour para lumaki muna ng todo
at nasunog ng tuluyan. Ngayon, nasunog yung tuluyan, gagamitin ngayon lahat ng powers at connections itong grupo ng mga Chekwa, ng government, local government, at itong CCP context para ang mangyari, ang sisi sa pagkakasunog ay mangyari, si Star City ang sumalo. Lahat, gagamitin lahat ng powers ng government para pagdating sa korte, matatalo si Star City sa insurance at hindi siya makaka-claim. The moment hindi siya nakaklaim ng insurance na hindi mare-renovate at maitatayo muli ang Star City. At yun na ang simula ng pagbaksak at mawawala ng tuluyan sa ating mga memorya ang Star City. At magkakabentahan na few months from now, matutuloy na yung deal, at magkakaroon ng new development sa area ng CCP complex. Yun ang katotohanan sa likod ng sadyang pagsunog sa Star City. Nakakalungkot mag-isipin pero yun ang katotohanan. Ngayon, iniintay ko lang ang go signal mula sa itaas sa mga taong nagpo-protekta sa akin para i-release ko lahat ng documents and evidences in this particular expose of mine. And the moment na ako go signal in, I will make another video or another post releasing all the documents behind this expose. The off-plan Sunog Star City expose. This is CNS Gaza always saying, damn, to God be all the glory. God bless. Bye-bye.